So, sa private sector, may mga requirement ba kayo o na kailangan para magkaroon ng partnership? Katulad sa Nutridents, can you tell a short story about this? And like for example, etong si Panaderong Pilipino, sa sandaling meron ba siyang kailangan na requirement na i-comply para maging ka-partner ninyo at ang mga panade ang mga small bakeries ana ang mag mga community bakeries na tinatawag natin ang siyang magsusupply ng tinatawag nating mga pandesal o Nutriban sa iba't ibang panig ng Metro Manila, at least Metro Manila man lang o mga Karatig na bayan. Go ahead, ma'am. Apo. Yes po. Actually, ma'am, yung FNRI po, ang ginagawa po namin ay mag-develop lamang ng technology. So si excuse me. So si Nutridents po, no? Siya yung isa sa mga success stories ng technology adopters ng FNRI. So si Nutridents nag-adopt siya ng isa sa mga produkto ng FNRI. So una yata diyan yung complementary foods para sa mga bata. So yun yung unang, I think yun yung unang in-adopt niya na technology. So siya yung nag-commercialize ng mga produktong ito. So si FNRI po ay hindi kami nagko-commercialize ng mga, hindi kami nagbebenta ng mga produkto po. Ang ino-offer po namin ay yung technology. So maari pong kahit sino pong private sector, whether small, medium enterprise, pwede pong lumapit sa FNRI to inquire, at kung gusto nilang mag-adopt ng technology, halimbawa po nga po yung bakery products na lalagyan natin ng kamote o kaya ng coconut flour, pwede po silang mag-inquire, and meron lang pong mga requirements for technology adoption, no, yung FNRI. So syempre titingnan din natin yung capacity nung bakery or nung enterprise, no, kung ano yung may technology needs assessment po tayong gagawin. Ano ba yung kailangan niya para successfully ma-adopt niya yung technology. So hindi lang po tayo basta magbibigay ng technology at ikaw na yung bahala. So titingnan, i-assist po kasi natin yung mga adopters natin ng mga technology na ginagawa ng FNRI. So yun po yung ginagawa ng FNRI. So kahit sino pong private sector, maaring mag-inquire sa FNRI kung interested sila sa mga available po na technologies or products ng FNRI. So yan po. So hindi po kami nagko-commercialize ng mga produkto. Yung technology po mismo ang tina-transfer namin, at sila po yung magko-commercialize po nito. Okay. Paano po yung proseso na ginagawa ninyo? Let's say for example po, okay, good to know na kumbaga hindi po kayo nagko-commercialize ng produkto, kundi sa halip kayo yung nagde-develop ng technology, and then just like Nutridents, sila lang yung adapter ng produkto mismo ng FNRI. Now, mula doon sa ano, kay equipment chan o uri ng produkto na kumbaga parang inaral ninyo na itong klase ng produktong ito ay pag kinain ng bata, makakasapat para madagdagan yung kanyang kakulangan sa ganito, ganyan. Okay. Ano yun? Kailangan niya ba ng malaking pondo? Kung halimbawang wala siyang ganun kalaking kapital, pero may workforce siya, paanong paraan tutulungan ng FNRI ito? Actually, ma'am, ayun po. So, kaya kailangan gumagawa ng technology needs assessment, or yung assessment muna yung FNRI, no, kung ano ba yung kailangan ng establishment na ito. So, si establishment po, no, kung halimbawa may mga kulang man siyang pondo or equipment, maaari siyang lumapit sa mga DOST offices. So may mga DOST offices po na nakakapag-assist sa kanila kung anong kailangan nilang pwedeng pondo, pwedeng equipment. Katulad ng nabanggit nyo kanina, halimbawa yung setup. So nag-a-assist po sila ng mga enterprises din. So maaari po silang lumapit. In fact, pwede pong kung halimbawa nasa mga probinsya po sila, pwede po silang lumapit muna dun sa DOST provincial office or regional office. Tapos,
si regional office or provincial office ng DOST, sila yung magtatap kay FNRI. So at least hindi lang yung technology yung nasasagot nila dun sa mga provincial or regional offices, pati yung inquiries nila na paano kung kulang yung kanilang equipment o paano kung kulang yung kanilang pondo. So at least yung ibang aspects maaring sagutin na po ng ibang DOST na offices po. Mm-hmm.